Welcome back to my channel. Alright, shoutout muna. Shoutout kay Ben Fuentes, shoutout kay Johnry Alisbo, Mark Alfonso, Alan Cabarlock, MG ng Sports Pinas Vlog. Uy, meron siya. Tsaka yun, si Arnel Lado. Arnel Lado, si Batang Z. Okay. Dito ako ngayon sa labas. So lahat ng ingay maririnig natin. Sa ngayon, pag-uusapan natin yun, no? Yung langis. Ano ba talagang nararapat na langis sa mga motor natin? Okay, explain ko sa inyo sa pinakamadaling paraan. Huwag na natin pakalaman yung langis dun sa mga kotse, mga code-code masyadong marami na kung ano. Pag-uusapan natin yan, okay? Intro muna tayo. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa langis. Kaya nga, sa kalsada ko. Yun yung kanto namin, oh. So, pagpupunta kayo dito, walaan yung kanto na yun. Quirino Ab. Yun yung kanto nun. Tapos, ito yung school. Paling ko lang. Ayan. Tapos, ito yung shop namin. Yan, ang shop namin. Ang katabi ng shop namin, ayan, tindahan, oh. Alright, so hindi na kayo maliligaw dyan. Okay. Pag-usapan natin about sa langis. Ano ba langis na pwede sa mga motor natin? Ayun natin pag-usapan yung about sa mga kotse-kotse na yan. Sa mga pasasakyan, wag na. Unang-una, para sa ba langis? Ang langis, ito yung nagsisilbing lubricant dun sa piston. Ano ba gumagawa ng piston? Yung mga ganon, yung mga gearing sa loob. So kailangan nila ng langis para magkiskisan. Kailangan nila ng langis dahil sa friction. So pag nagkiskisan ang bakal, iinit yun, magkakaroon ng gas-gas, kung ano-ano mangyayari. So delikado. So kailangan ng langis. Pwede bang mga pangmantika? Yung cooking oil? O pwede naman kaso saglit lang yun. Mag-evaporate agad yun. Diba pag ang nag-preprito kayo, nag-iwan kayo ng mantika, tapos nag-preprito kayo, mataas ang high temp nun, nalulusaw ang mantika. Nawawala, nasusunog. Oy, mantika mo, sunog na. So, yun ang possible na mangyari. Eh, sa tindi ng friction nun, possible mawala agad. Siguro dito pa lang, tumakbo kayo dun sa kanto, nagpapainit pa lang kayo. Wala na kagad ang langis nyo. Yung cooking oil. So, pinag-aralan nila yung lapot. Pinag-aralan nila yung itatagal ng langis. So, pinag-aralan nila yung langis na pwede sa motor natin dahil sa tindi ng friction nun. Yung buri mo, ilang seconds ang magpapump yung piston. So pinag-aralan nila yung tatagal doon pag binaya mo na hindi mag-evaporate. So ang nag-aaral ng mga engineer na yung mga hindi ko alam kung sino yung mga yan, ang may kinalaman dyan sa pag-aaral ng langis sa mga motor ay ang JASO. Nakita ko sa inyo, ha? Yan o. JASO. Kita nyo, JASO. Yan. Yan lang titingnan nyo. Hindi naman. JASO stand for Japan Automotive Standard Organization. Kasi maraming organization ang meron sa langis. Merong langis sa aeroplano, langis sa barko, sa maraming klase ng langis. So may kinalaman sa mga sasakyan, o ewan ko sasakyan, no? Basta sa motor, JASO yan. So silang may kinalaman doon. Okay, doon na tayo sa tanong na, ano nga ba talagang
magandang langis o yung langis na po pwede sa atin. So, kasi yung langis may tatlong klase. Okay? Ang tatlong klase ng langis, meron tayong fully synthetic, synthetic base, at mineral oil. Okay? Yan yung tatlong meron yan. Kaya makikita meron fully synthetic, yung synthetic base, tsaka yung mineral oil. So yung tatlong yon ganito yan. Para yung sa nyog, di ba nagbagong kudkod yung nyog, yung unang piga. Yung unang piga, yun ang tinatawag na fully synthetic. Okay? Yun ang fully synthetic. Unang piga. Yung pangalawang piga, hahaluan mo na ng tubig para kumatas ulit. Yun naman ang tinatawag nating synthetic base. Yung pangatlong piga, yung may parang tubig na, yun na yung mineral oil. Ganun yun. So, purong-puro yung fully synthetic. Okay? Tapos, yung synthetic base, may halo na. Tapos, mineral oil. So, saan pa magagandang gamitin yung tatlong langis na yun? Bakit may klase ng langis? Yung fully synthetic, mas maganda siyang gamitin kung yung talagang pambugbugan na yung makina nyo. Yun ang maganda dun. Okay? Parang sobrang stress ng makina mo nun pag ano. Talagang kumakarera ka. Yan ang maganda, fully synthetic. Yung synthetic base naman, pa-rides-rides, kaya yan. Rides, mga long rides, kaya ng synthetic base. Okay? Yung mineral oil naman, yun naman yung bahay to trabaho. Ganun lang, ano, mga 15 kilometers, ganun lang araw-araw. Yung para doon ay ang mineral oil, pwede na yun. Mas mahal ang fully synthetic kaysa sa synthetic base, at ang pinakamura ay mineral oil. So kung bahay trabaho ka lang, tapos nag fully synthetic ka, parang useless, di ba? Parang nagsayang ka ng pera, pero kung may pera ka, bakit hindi? Eh, parang hindi naman masyadong gagamitin yung fully synthetic sa ganun, na parang bahay trabaho ka lang. So, maganda rin naman. Pwede na. Okay, yun yung tatlong klase ng langis. Okay? Doon na tayo sa hub. Turo ko sa inyo yung sekreto. Okay? Dito tayo. Kung makikita nyo dito, may 5W tsaka 40. Yan. Para saan ba yan? Ito yung viscosity o yung labnaw ng ano, ng langis. Yung 5, winter, wala naman tayong winter, isang ano lang tayo, basta yung 5, winter, 5 ay pinaka malabnaw. Ang lapot niya nasa 40. Okay? So, kung 5 ay malabnaw at 40 ay may kalaputan, ano pa kaya yung maabot ng 120, mga 90, di ba? So, ang explanation ko kasi dyan, pag sobrang labnaw na parang labnaw niya parang mantika na yung pamprito, di ba nakita nyo sobrang init, nag-i-evaporate. So magugulat ka, wala ka ng langis, magigis-gisan ng dalawang bakal. So pinag-aralan ng Jaso yan kung paano gagawin, natatagal yung langis. So mga naglagay sila mga additives dyan, mga kung ano-ano, pampalinis ng makina, kung ano-ano, basta ganun yun. Okay? So yun, bakit mayroong langis na 40 lang nakalagay, 90, kasi yung ganun, isa lang yun. Yung multigrade, eto na yun, multigrade to. Yung ganito, yung dalawa. Yan, multigrade yan. Bakit nagkaroon ng multigrade? Ang multigrade kasi, meron siya yung labnaw at meron yung lapot. Okay?
sumobra ka naman sa labnaw, mangyayari dyan, madaling mag-evaporate yan. Sobrang init ng makina. Okay? So, kailangan nila ng konting lapot. So, pag uminit yung makina, yung malapot, lalabnaw. Okay? Yung labnaw, lalabnaw pa. Para saan yung labnaw? Para yun sa mga critical area. Yung mga maliliit na makina, o maliliit na yung mga singit-singit. Hindi katulad kasi nung medyo malapot, hindi kagad siya nakakasiksik dun sa mga critical area, yung mga siksik na siksik. So, kailangan mo pang palabnawin yung mantika o yung langis o yung oil. So, kung 40 ka, painitin mo ng husto yung makina mo para yung mga siksik, yung mga critical area, maabot niya. So, kung malapot siya at pinaandar mo na kagad, possible na mangyayari dyan, magkiskisan ang mga bakal. So, malinaw na kung bakit may multigrade. Para sa critical, yung labnaw para doon sa mga siksik na siksik na hindi maabot ng lapot. Okay? So, meron na tayong labnaw tsaka ng lapot. So, doon nila na imbento yon. Ngayon, yung klase ng motor na lumabas, meron tayong scooter at meron tayo yung mga pan-tricycle, yung mga underbone, ganon. Yun yung automatic yung scooter at yung mga may cambio, yun yung wet clutch. Yung scooter ay yun yung dry clutch. Kung tatanggalin mo yung panggilid, nandun yung clutch, hindi naman basa. Yung wet clutch, yun yung mga handicambio, nakababad yung langis doon. Nakababad yung langis doon sa clutch. So, naggawa sila ng langis, pwede sa scooter at pwede sa mga handicambio. So, ang nagiging problema ni handicambio, nag-i-slide yung clutch nila kasi nakababad sa langis. So yung langis okay lang kay scooter dahil hindi naman babad yung clutch nila, dry yun eh. Eh pagdating dito sa mga may cambio, pag masyadong madulas ang langis, nag-i-slide yung clutch nila, possible hindi kumakagat yung clutch. So yun nagiging problema sa langis. So ngayon binukod nila yung may cambio at scooter. Kasi si cambio, ang problema niya, umi-slide yung clutch. Ang problema naman sa scooter, ang problema lang kay scooter, ay wala naman. Pwede naman kahit anong langis. Basta ang mahit niya lang, yung temperature o yung viscosity ng langis. Yun yung ano niya. Yun yung titingnan na lang doon. Pero kay di cambio, ang lagi nilang tinitingnan, yung langis na po pwede sa kanila na possible na hindi umislide yung clutch nila. So, ginawa nila, nagbukod sila. Nagkaroon ng MA at nagkaroon ng MA2 at nagkaroon ng MB. Yung MA1 at MA2, pwede na silang magkasama. Pwede na yan. Nagkakatalo lang ata sila sa pagdating sa paggamit sa clutch. Okay? Yung sumunod ay yung MB. Ang MB ay para sa scooter. So yung A, MA, baka motor A yun, tapos isang motor B. Yung motor A para sa mga dikambyo. Yung motor B, pang scooter. So ito yun. Kaya nagkaroon ng Jaso MB. Yan. Kaya nagkaroon ng Jaso MB. Pag nakita mo Jaso MA, ang Jaso MA pang dikambyo. Okay? Pag Jaso MB, pang scooter. Okay? Yun yung ano nila, pinagkabukod nila. Dahil nga dun sa problema ng wet clutch. Okay? So, naiintindihan nyo na. Ang MA para sa mga dikambyo at MB para sa scooter. Yung mga dry clutch. Yung hindi nakababad sa langis, ang clutch. So, yun yun. So, ang titingnan nyo na lang ay viscosity, yung tamang lapot,
Labnow nun at ang MA or MB. Okay? So pag scooter ka, MB ang hanapin mo. Pag digambyo ka, MA ang hanapin mo. Okay? So, malinaw na tayo. I-explain ko naman sa inyo ng matindi. Okay? Tuwatin natin lang to. Para mabilis nyong malaman kung anong motor yung anong langis ang pwede sa motor ninyo. May sikreto dyan eh. Kasi Japan yung naggawa, so hindi sila nagkakaintindihan. So kayo rin, sa dami ng explanation ko, baka nahirapan kayo intindihin. So itong sikreto dyan, ginawa to ng Japan. So ako nga medyo bobo, medyo nahihirapan yung sobrang bobo. Mas lalong hirap. Ginawa ng para ng Japan. Ginawa ng Japan yan. So, nung ginawa ng Japan yan, pinaintindi ng gusto. So, nuggets ko kagad. So, explain ko ito yung matindi sa inyo para malaman nyo kung anong langis ang pwede sa inyo. Ito na. Nakita nyo? Mukha ba siyang may cambio? Isa pa, hanap ako. Eto, mukha ba siyang scooter? Tignan natin ah. MA. Oh, di cambio siya. Mukha ba tong scooter? So, kung nahihirapan kayo intindihin yon, tingnan nyo na lang yung picture. Pag walang picture, huwag nyong bilhin yung drawing. Ayan o, technique yan. Scooter. Yeah. Pag yung itsura niya, mukhang scooter na mukhang may cambio, huwag nyong bilhin yun. Hanap na lang kayo, may scooter. Ganyan o. Oh. Okay. So, nagigets nyo na yung mga, ano, ulitin natin, review tayo. Jaso, yun yung nag-aaral sa mga langis-langis na yan. Bahala sila, yung Japan Automotive Standard. So, sila yung binabasa yan. Japan Automotive Standard Organization. Sila yung may kinalaman sa langis natin. Tapos, sumunod yung klase ng langis, MA at MB. MA, kasi yung mga motor yun na may cambio. Sila kasi yung nauna, parang nauna nga yung mga may cambio-cambio na yan bago yung scooter. So, naging B yung scooter. Okay? Yun yun. Tapos, yung lapot. Yung dalawang klase ang mas maganda. Kasi yung pinakamababang number, pinakamalabnaw yun. So, pag pinainit mo yung, hindi pa napapainit yung makina, yung mga critical yung mga siksik, napapasukan na kagad ng mga bababaw lang yung napapasokan ng mga malalabnaw. So yung malalapot hindi pa. So pag uminit yung makina yung labnaw lalapot. Okay, so yung piston natin isa lang. Pag sobrang lapot ang linagay mo, so hirap na hirap yung makina mo para palabnaw siya. Okay, so yun ganyan lang kasimple. Okay, so anong ginagamit kong langis? Kung iatanong nyo. Ginagamit kong langis sa motor ko. Ito yung pinagbabawal na technique. Bahala kayo. Ito akin lang to. Okay? Gawin nyo sa buhay nyo. Kung ano. Basta ako marami na. Mga walang taon na yung iba ginagamit ito. Ito. Nakita nyo? Kintab ng piston. O, ayan. So guys. Yun lang. So sana may natutunan kayo. Please comment, subscribe, like nyo na rin. Okay? Salamat sa lahat at sana kita tayo. May mga ituro pa akong mga kakaiba. Okay? Bye.